Kaya nandito tayo ngayon sa ating gawain sa may Sitio Bacal, Barangay Silangan. So right now we are here in our outreach here in Sitio Bacal, Barangay Silangan. So hindi ako magaling mag-English pero i-Englishin ko rin ha. Kasi marami tayong viewer sa buong mundo. Yan, meron tayong viewer in India, in Africa, in America, in Canada, in Australia, in Arabia, in Asia, in Europe, and in different parts of the world. So right now, we are here in Sitio Bacal, Barangay Silangan, Quezon City, part of Quezon City, boundary of San Mateo. Bagamat ito'y Quezon City, pero parang ang layo, no? Parang probinsya na ito, no? No? May mga baka pa ron eh, no? Ganoon, no? Although this is still a part of Quezon City, but it seems this place is like a province. Yan, a prune area during typhoon. Yan. So, ganoon. Buksan natin yung Biblia natin sa Awit 107 verse 20. May Biblia ba kayo? O, kung wala kayong Biblia, kung may Biblia kayo, kada gawain, dadalhin ninyo. Kung wala kayong Biblia, meron akong ipapasagot sa inyo. Ipaalala nyo nga sa akin mga kapatid, sa Sunday kunin nyo nga yung ipapasagot sa kanila ha. Meron yun ha, ikon pakikuha sa Sunday ha. Sagutan nyo iyon, magbigay kayo ng donation na 100. Donation lang yon, hindi yung bayad. Kung hindi nyo kaya yung 100, kung magkano kaya ninyo ha. Kung hindi nyo kaya, yun ang problema natin. Eh hindi nyo kaya eh. Di ko hihingin na lang tayo ng supporter para pang imprenta. Wala namang bayad yun eh. Pang imprenta lang yun. Pang imprenta lang, walang bayad. Yung imprenta, ayun lang ang idodonate natin. Kasi kung bibili natin sa bookstore yun, 200 plus ata yun. So yun ay para sa imprenta lamang, para sa gastusin lamang ng transportasyon, pamasahe, etc. Baka yung bumuha, pamerendahin natin. Eh kung wala, eh di wala tayong magagawa, di ba? Okay ba yun? Yan, so we are asking them to donate something, just a little amount for the Bible. And if they don't have money, so we are giving it for free. For free? Libre? So ganun yun. So sa Awit 107 verse 20, at kung sakasakaling kayo, pag merong ganitong gawain, nagbibitbit dapat kayo ng Bible. Asanayin nyo yung mga taga-makapastora ha, asabihin nyo sa kanila, magbibit kayo ng Bible, mag-book, magdala kayo ng ballpen, ilistan nyo lahat ng matututunan ninyo, kasi hindi nyo masasaulo yan. Diba? Mahirap sauluhin yan. So, every time we are having a Bible study or as a minister or service like this, we are going to bring our Bible and jot down the revelation. Bring our notebook and pen. Yun, sa Awit 107 verse 20, sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Awit 107 verse 20. He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Pinadala raw niya ang kanyang salita. Pakisabi, salita. At sila ay pinagaling. Saan sila panagaling? Sa iba't iba. Karamdaman sa physical na katawan, karamdaman sa isip, sa emosyon, sa damdamin, sa maraming karamdamang dumarating sa buhay natin, karamdaman ng pag-aalala, takot ka ba, lalo na may epidemya ngayon, at yung iba may karamdaman sa bulsa, walang laman. And deliver them from their destructions. Pinadala raw niya ang kanyang ailment, including emotional problem, physical problem, spiritual problem, and also money problem. Ayan. He sent His words and healed them, and save them from their distractions. Niligtas sila sa panganib na darating o pangpanganib. Di ba maraming panganib sa buhay na ito? Yan, especially yung panganib ng epidemyang ito. At saka yung panganib na pag namatay ang tao pupunta ng impyerno, di ba? Isang panganib din yun eh. Di ba alam natin maraming tao namamatay, di ba? Yun. So maraming tao namamatay, sumapalad tayo sapagkat hanggang ngayon buhay pa tayo, di ba? Pabalakpak nga yung mga buhay pa. Yun, mga buhay yan ha. So we just want to thank the Lord because we are still alive because despite of many are dying because of this pandemic, no? And different kinds of sicknesses and diseases, they are dying. And even accidents. Pati mga aksidente, maraming namamatay, di ba? So ang sabing ganoon, alin ang pinadala niya ang kanyang salita? Anong salita ito?
Hindi ito basta-basta salita. This is not just a word of man, any person or any group or anybody, anyone. Kung hindi ito ay salita ng Diyos. Pakisabi, salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Yun. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Yan. Maganda ba yung payo ng mga magulang? Di ba yung magandang payo ng magulang? Maganda yon. Magandang payo ng guro, di ba? Maganda yon. Kapag sinunod natin ang magandang payo ng magulang, kapag sinunod natin ang magandang payo ng guro, di ba, kapakinabangan yon, tama? Tama ba, mali? Sinunod yung mga magulang, taas ang kamay. Yan, nagpapayo ba kayo sa mga anak ninyo? Ano sinasabi niyo sa mga anak ninyo? Mag-tong its kayo, tama ba? Hindi, mali. So, ibig sabihin, a good counsel, a good instruction, a good advice, a good word coming from a good mother, and a good teacher, and a good elder is very beneficial for the children, for the young. Ganun yun. Ay, how much more the word of the Lord? Ay, lalo na kung ang salita ng Diyos. Di ba? Lalo na ang salita ng Diyos, napakaganda. Kasi ang salita ng Diyos ay maghahatid sa atin sa buhay na wala hanggan. Yan. The word of the Lord will bring us to eternal life in heaven. Yan. And mapapabuti tayo. So Mateo 4:4, palagay ko naman yung mga leader natin may dalang Bible yan. Pag ang leader pa ay wala pang dalang Bible yan, o hindi natin pakakainin yan. Yan. So yung leader natin yan, basa natin Mateo 4:4, Sister Chelsea, basa tayo, lakasan mo. Yan yung ating mga ano rito eh, mga leader natin. Pastor, ayan, pastora. Sister Chelsea, Mateo 4:4, pakilakasan mo. Matthew 4:4. Talagang ano? Hindi makita talaga. Pasensyahan nyo na kasi madilim dito eh. Walang ilaw. Pero hapon pa ngayon, alas 3, anong oras na ba ngayon? It is still 3:45 and yet the place is dim. Okay. Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun, Matthew 4:4, Jesus said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Kumakain ba kayo? Amen. Siyempre. So kung kumakain tayo, mabuti yan. At ang dapat dating kinakain ay pampalusog, di ba? Pampalakas, tama? So huwag tayong kumain ng sobra para tayo ma-high blood. Para tayo ma-diabetic, ma-stroke, magkaroon ng kidney trouble. So we have to eat right food, healthy food, in order for our body to become healthy, of course. Ganun yun. Naunawaan natin. So kung paano raw kailangan ng ating physical na katawan ang pagkain, kailangan din natin ang yun, biglang mag-lumiwanag. Toy! Ilaw pala yan. Grabe, kunan mo nga. Ipataas mo nga. Ilaw pala yan. Grabe, oh. Yan. Ito, this is the place of our Bible study here. Yan. Ilaw pala yun. Solar. Galing, solar. Yan. The Bible declares in 1 Corinthians chapter 9, to the weak, I became weak. To the strong, I became strong. It means, ang lingkod ng Diyos ay pwede sa lahat ng dako. Pwedeng magturo sa mga mahihirap, sa mayayaman, sa mga magaganda, sa hindi magaganda, hindi sobrang ganda, hindi ganong maganda. It means I am a man of God. The man of God is willing to reach out, no? Anyone, regardless of status in life. Yan. Kaya pag nakikita nyo ang lingkod ng Diyos na nangangaral sa maraming tao, sa mayayaman, tapos sa ganitong lugar, ayos lang yan. Ganun lang po yun. Yes mo po? Yan. So, okay. So, yun. So, mga minamahal, sabi nga sa Awit 107 verse 20, He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Basahin nga natin yung Juan 5:39. Basahin natin. Habang hinahanap yung Juan 5:39, di ba?
sinasabi natin sa ating mga anak, mag-aaral kayo. Bakit sinasabing mag-aaral? Para saan yun? Sa magandang kinabukasan. We are advising our kids to study well for their future. Diba? At kung sila naman ay hindi nag-aaral, ang sinasabi natin, magtrabaho ka, diba? Upang sa ganoon, sila ay kumita ng pera at yung kikitain nilang pera para din sa kanilang pangangailangan at kinabukasan. If they are not studying, we are asking them to find the job and have a better future. Ganun yun. Ganun yun. So, basahin natin Juan 5:39. Ayan, sino pang babasa? Si Sister Connie. Kayang-kaya ni Sister Connie basahin yan. Juan 5:39. Basahin natin. Anong sabi sa Juan 5:39? Yan, bilis maghanap ah. Grabe ah. Bilis maghanap ah. Ang bilis ah. 1539 ah. Grabe yan ang mga tagapagturo natin. Talagang handang, nakaka-bless yung mga yan eh, no? Talagang isipin mo, papo alam nyo papunta rito. Grabe, ang putik, no? Grabe, pero they are willing to sacrifice. Ha? Oh, yun eh, yun. Sabi nga, kapag sa Panginoon, walang putik-putik, walang baha-baha. Wala yun. Kaya yung totoong talagang naglilingkod sa Panginoon, walang lugar na pinipili eh. If you are serving the Lord, you will not choose, no? Ayun. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa paniniwalang doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. You search the scriptures, believing that in it, you will find the eternal life. And that scriptures teaches the Lord Jesus Christ. Ang paniniwala ninyo natatagpuan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Sapagat ang Biblia ang nagtuturo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So number one, saan tayo naliligtas sa pagpunta sa impyerno? Yan. Pag ang salita ng Panginoon ay nabasa natin, you know, ang salita ng Diyos ay nabasa natin, at ang salita ng ng Panginoon ay tinanggap natin, no? Yan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan. Ayun, punta kay Lola Mary. Ay, hindi pala si Lola yan. Si Tita lang yan. Okay, nag-gets natin? Number one, no? Nakakatanggap tayo ng buhay na wala hanggan. We are receiving eternal life. Sino ang gusto pumasok ng langit pagkatapos ng buhay sa mundong ibabaw nito? Diba tayong lahat? So, ang Biblia ay nagtuturo kung paano pumasok ng langit. Sabi ng John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except by Him. Sa pamamagitan ni Hesukristo, natatamo ang buhay na walang hanggan. Gawa 4:12, sapagkat siya lang ang daan, ang buhay ng katotohanan, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Gets natin? So number one, ang relihiyon ay hindi nakapagliligtas. Ang bautismo, ang binyag, ang kumpil ay hindi nakapagliligtas. Lahat ng iyan ay hindi nakapagliligtas. Ulitin ko uli, ang binyag, ang kumpil, ang bautismo, ang pag-anib sa relihiyon, hindi yan nakapagliligtas. Ang nakapagliligtas, yung kamatayan ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Yan. Gets natin? Yun yun. Ang nakapagliligtas, yung kamatayan ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Ang Diyos ay Diyos na nagkatawang taong namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas. Jesus Christ is God manifested in the flesh, suffered from the hands of sinners and died on the cross of the Calvary in order for all of us to be saved. Paano tayo maliligtas? Number one, aminin natin tayo'y makasalanan. Sino ang walang kasalanan? Taas ang kamay. So lahat tayo makasalanan. 1 John 1:8, unang Juan 1:8, lahat tayo'y mga makasalanan. Lahat tayo ay mga... Pakibasa nga natin yon, unang Juan 1:8 hanggang 9. Unang Juan 1:8 hanggang 9. Sa dulo-dulo na yan, sa dulo, malapit sa pahayag, sa Apokalipsis, sa Revelations. 1 John 1:8 and 9, basahin nga natin, para maunawaan natin na ang lahat ay nagkasala. Dahil ang lahat na inagkasala, ang lahat ay pupunta ng impyerno.
The Bible declares that for all have sinned and fall short in the glory of God, and all of us will go to hell because we are all sinners, Romans 3:10 and Romans 3:23. The wages of sin is death, and that is eternal damnation in hell. So basahin natin yung unang Juan 1:8 hanggang 9. Basa mo, Sister Chelsea. Verse 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipagtatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Yun! Pag sinasabi daw natin wala tayong kasalanan, nagsisinungaling tayo. Pero kung aaminin daw natin ang ating kasalanan, pagsisisihan at ihingin ng tawad sa Panginoon, patatawarin niya tayo. At hindi niya lang tayo patatawarin, lilinisin niya tayo or babaguhin niya tayo. Gets natin? Yes. Yan. Papatawarin, lilinisin, babaguhin niya tayo. Yun yun. Kaya yun ang sinasabi ng Biblia, 2 Corinthians 5:17, Ikalawang Corinto 5:17, 2 Corinthians 5:17, therefore if any man is in Christ, he is a new creation and all things are passed away and things are becoming new. If any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, things are becoming new. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati, lumipas na, at ang mga dumarating ay pawang bago na. Yan. Aaminin natin, Lord, sa patawad po, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko, walang pwedeng makapagbago ng sarili ko, walang sino mang tao, walang binyag, bautismo, kumpil, ang pwedeng makapagbago sa akin, kundi ikaw lamang. Humihingi ako ng tawad sa iyo, baguhin mo po ako. At pag naranasan mo yung pagbabago ng Panginoon, na ikaw ay nabinago ng Diyos, dati kang chismosa, hindi ka na chismosa ngayon, diba? O ano man yung dati mong bisyo't kasalanan, ikaw ay sugarol, nagmumura, uminom ng alak, ng mababae, ng lalaki, at naranasan mo ang pagbabago, ang tawag doon ay bagong silang o sa English, born again. So ang born again ay hindi relihiyon. Ang ibig sabihin ng born again, ikaw ay nagbagong buhay. Nagsisi ng kasalanan, nagbalik loob sa Diyos. Naunawaan natin? Kaya pag may nagtanong, anong relihiyon mo? Born again ka ba? Hindi relihiyon ang born again. Ang ibig sabihin ng born again ay nagsisi ng kasalanan, nagbalik loob sa Diyos, nagbagong buhay, tumalikod sa kasalanan. Bagong silang. Maliwanag ba yun? So ang born again ay hindi relihiyon. Born again is not a religion. Born again is having a new life in Christ, turning away from sin 360 degree. Nakuha natin? Ang nawaan po natin? Pag sinabi, born again ka na ba? Opo, born again ako. Ang ibig sabihin nun, hindi ka nagbago ng reliyon, nagpalit ng reliyon, o nagkaroon ng reliyon. Ang ibig sabihin ng born again, nagsisi ka na ng kasalanan, nagbalik loob sa Diyos. Maliwanag ba yon? Sino ang hindi nakaunawa, taas ang kamay? Yung nakaunawa, taas nga ang kamay. Yun. Kasi kung di nyo naunawaan, ulitin ko ulit. So naunawaan naman ninyo. So ang ibig sabihin ng born again, nagsisi ng kasalanan, nagbalik loob sa Diyos, tumalikod sa kasalanan, no? Lumayo na, humingi ng tawad. Born again is admitting his or her sin, no? And renouncing and repenting all of his or her sin and turning away 180 degree. Hindi 360, 180. Sumobra ako. 180 degree turning away from sin. Naunawaan natin? Yun. Ngayon, yung iba, hindi naman kaagad nagbabago bigla eh. Gradual yung kanilang pagbabago. Yung iba naman bigla, no? Some are having a change gradually and some having a change instantly. So ano man yung pagbabagong ginagawa ng Diyos, ayos lang. Nakuha natin. Yan. Pangalawa, ang Diyos ay nagpapagaling. Naunawaan natin? Ang mga doktor ay nagpapagaling. Ang mga manghihilot ay nagpapagaling ng pilay. Tama? Yung mga nagbabasahe, yung mga therapist, yung mga general practitioner, ay nagpapagaling yun. Diba? Nakakatuwang din natin yung mga midwife, diba? Nagpapaanak yon. At nakakatuwang din yung para sa ating kagalingan, diba? Pero may tinatawag na divine healing. Ito yung pagpapagaling na kung saan hindi na kaya ng mga doktor, ng mga manggagamot, ng mga therapist, diba? Minsan, diba,
Ang sasabihin natin, Dok, may pag-asa ba? Ang sasabihin ng doktor, hindi ko alam eh. Manalangin tayo sa Panginoon. Yes ninyo? Sabi ng doktor, gagawin namin yung magagawa namin, pero manalangin tayo, umasa tayo sa Diyos. Yes ninyo? Naunawaan natin? So it means we need the doctors, we need medicines, we need the medical workers, but most especially, we need God. The power of God, the divine intervention of God. Naunawaan natin? Naintindihan natin? So naniniwala tayo sa kagalingan, naniniwala tayo sa himala. Nakuha natin? We believe in divine healing of God, and we believe in the miracle of God. Yun yun. So kapag ang Diyos ay pinadala niya ang kanyang salita, ganito, meron tayong gawain ngayon, meron tayong Bible study. Pag nag-pray tayo ng pangangailangan ninyo, at ito yan, meron tayong gawain ngayon, maikli lang ito, hindi naman tayo pwedeng magtagal, no? Ngayon, baka mamaya magulat ako, merong electric fan, solar din. No? O baka air condition, may solar din. Kasi ilaw pala yan eh. Akala ko kung ano yan eh, solar, ilaw pala yan. Baka magulat na ako, biglang may electric fan, solar din. O biglang may air condition, solar din, no? So ganito, hindi na ito tatagalan, no? Oo. Ganito, magpipray tayo mamaya. Pag nag-pray tayo at nagbukas kayo ng puso, tinanggap niyo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay niyo, pasok kayo ng langit. Kasi ang Diyos na nakakakita ng puso ninyo eh. Panginoon, patawad po. Kung tao sa puso mo yon, papasok ka ng langit. Oh. Ngayon, at nag-pray tayo ng mga pangangailangan ninyo, ano man yung mga pangangailangan ninyo, sakit, karamdaman, problema, pagsubok, laban ng buhay, at tao sa puso ninyo ang prayer ninyo, at naniniwala kayo na ang Diyos ay tutugon, ang Diyos ay magpapagaling at gagawa ng himala at sasagot sa inyong mga panalangin. At ang pagsagot ng Diyos sa inyong panalangin ay dalawang bagay. Merong dahan-dahan o hindi biglaan, at meron din namang bigla. Gets natin? Yan. As we pray, no? And you will pray with me, and that is from your heart, no? Then you will be saved. Because God looks to the sincerity of your heart. And another thing, if we will pray for healing and miracle and answer to your problems, if you will pray with us sincerely, then the Lord will also grant the good request of your heart. Pag sinabing good request of your heart, ganito yun. Hindi naman lahat ng pinapag-pray natin binibigay ng Diyos eh. Ang binibigay lang ng Diyos, yung talagang kailangan mo, yung makabubuti sa'yo. Tama? Oh, di ba? O kunyari, yung anak mo, o, di ba, nanghingi sa'yo, Nanay, bigyan mo ako ng 5 piso. Bakit? Makikipagkarakros sa koron. O, syempre, hindi mo bibigyan. Kasi magkakarakros lang yan eh. Ikaw, ikaw din naman isiguro lang, Nanay, sige, manalo ka, magbalik ka nito. Manalo ka pa. Eh, hindi ganun. Gets natin? The Lord will only grant the good request of our heart. Yan. Ibibigay ng Panginoon ang ating hinihingi, ang ating mga pangangailangan kapag ito ay kalooban ng Diyos, kailangan natin. Gets natin? Ganito yan eh. Dito na ako magwawakas ha. Dito na ako magwawakas. Hindi naman lahat ng pinapag-pray natin binibigay ng Diyos eh. Kasi baka hindi mo naman kailangan yan eh. Pero yung ipanalangin mong huwag ka nang tamaan ng bagyo at baha, maganda yun. Ipag-pray mong gumanda yung tahanan mo, maganda yun. Yung may pagkain ka sa araw-araw, gumaling ka, makapag-aral ka, makapagtrabaho ka, makapagnegosyo, maganda yun. Iyon ang magagandang hingin. Pero yung iba pang hihingin mo na baka hindi nakalooban ng Panginoon, sabihin mo, mamatay na sana yung kapitbahay ko na yan. Mabilaukan yan in Jesus' name. So, hindi naman yun siguro. Oh, at talagang hindi talaga i-honor ng Lord yun. Amen. So it means the Lord will grant the good request of our hearts, the good desires of our hearts, number one, if it is in accordance of the scripture. And secondly, it is your needs. No, your needs, not your wants. God knows what is best for us. Gets natin? Naunawaan natin? Oh, palakpakan natin si Lord. Oh, hindi yan tulong, tumatalakpak eh. Akala nyo lang natutulog, hindi. Naunawaan natin. Ganun yun. So the Word of God, as we study the Word of God, as we receive the Word of God, so the Word of God leads to Christ, and Christ is our Savior, Healer, Miracle Worker, and Great Provider. Ang salita ng Diyos ay pag pinangaral yan, dinadala tayo kay Kristo
si Kristo ang Diyos, Panginoon na nagkatawang tao, nagliligtas, nagpapatawad, nagbabago ng buhay, nagpapagaling at gumagawa ng himala at sumasagot sa ating mga panalangin. Okay? So hindi ko na kayo papatayuin kasi baka mauntog kayo, mabukol kayo. No, I will not allow you, I will not let them to stand because they will got yan, yon. So just bow down our heads and close our eyes. Yumuko lamang tayo at pumikit sa oras na ito. Sige, maging yung lahat ng mga nakikinig at nanonood po, pwede po kayong yumuko at pumikit. Hindi ko na po sila papatayuin kasi baka mauntog sila, eh, no? No. Oh, I will not allow them to stand up, their heads may hit that attic, no? So, bow down our heads and close our eyes habang tayong lahat ay nakayokot, nakapikit, at tayo ay manalangin. Gawin nyo itong galing sa puso ninyo, ha? Huwag mo nang matulog, mamaya na matulog. Oh, ha, gawin nyo itong galing sa puso ninyo, ha? Let this prayer a prayer of your heart. Do it sincerely without being plastic or fake or artificial or superficial. Let this prayer a prayer of your heart. And I promise you will be saved. God will give you new life in Christ and God will grant the good request of your heart and God will heal you. Gawin mo itong galing sa puso mo, papatawarin ka ng Lord, babaguhin ka ng Diyos, gagawa ang Diyos ng Himala. Taas natin yung ating mga kamay patungo ng langit. Taas ang dalawang kamay patungo ng langit, yung mukha tumikit. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, naniniwala po ako na ikaw ay Diyos, ikaw ay Panginoon, ikaw ay tagapagligtas. Inaamin ko na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Hugasan ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Kasalanan ginawa ko nung bata pa sa kasalukuyan. Ginawa ko sa isip, salita at sa gawa. Patawarin mo po ako. Pati po yung mga kasalanan ng mga ninuno ko. Patawarin mo po, Panginoon. Putulin niyo po ang lahat ng sumpa. Putulin niyo po ang lahat ng paggawa ng kasalanan. Putulin niyo po ang lahat ng sakit at karamdaman. Putulin po ninyo ang lahat ng kahirapan. Hindi po namin nais na manatili kami sa kasalanan at pumunta ng impyerno. Hindi rin po namin nais na manatili kami sa kahirapan. Nais po namin ng kaginhawaan. At hindi rin po namin nais, hindi rin po namin nais na manatili sa mahinang katawan o sa karamdaman. Bigyan niyo po kami ng malusog na katawan at protektahan laban sa virus, anumang bakterya, anuman pong germs na kumakalat sa mundong ibabaw na ito. Protektahan at ingatan niyo po kami, Panginoon, laban po sa anumang kalamidad at trahedya po ng buhay. Panginoon, sa oras na ito, ang paglapit namin sa iyo ay buong puso. Alam niyo po ang mabubuti at magagandang hangarin ng aming mga puso. Dinggin niyo ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So brethren, we pray a prayer of acceptance. We pray a prayer of believing of healing and miracle and success and victory and promotion, and we pray that God will grant the good request of our heart. So brethren, do it also personally. Do it personally. So gabayan ko lang sila, ha, sa oras na ito, ha. Please lift up your hands to the Lord and say this prayer with me from your heart. Lord Jesus, I believe that you are God. You became man and died on the cross of the Calvary for my salvation. So give me eternal life. I admit that I am a sinner. Cleanse me by your holy blood and forgive all of my sins and iniquities, even the sins of my forefathers. And Father, stop and rebuke and erase and remove all our sins and iniquities and also the curses of the enemy, the genetic tie, the genetic curse. And Father, right now, heal us in Jesus' name. Heal us. Perform miracles in our lives in Jesus' name. And Father, grant the good request of our heart. We don't want to stay in sin. We don't want to stay in vices. We don't want to stay in false religion, false belief, and false culture. We don't want to stay in a weak body, in a bed of sickness.
We don't want to stay, Father God, in poverty, Lord. So, Father, heal us and grant the good request of our heart. We thank you, Father. We believe that you grant the good request of our heart. Salamat po, Panginoon. Naniniwala kami na ang lahat ng aming panalangin ay sinagot mo na. Salamat po, O Diyos, ang marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. The book of 2 Corinthians 8:7. Ikalawang Korinto, 8 versikulo pato. Ito. Yeah. I am reading from the NIV version. But since you excel in everything, pakisabi excel, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. Pakisabi excel. Yan. So, ang nais pala ng Diyos, matapos tayong maborn again, kinakailangan tayong mag-grow. Amin po ba? Mabuhay kagaya ng ating Panginoon. Na ang ibig sabihin ay yung fullness ng pagkakatawag sa atin ng Diyos, yung pagkakahirang sa atin ng Diyos ay ating malakaran. So, ibig sabihin, huwag tayong manatili sa grace. Don't just stay in grace. 2 Peter 3:18, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At hindi lamang tayo dapat mag-grow, kung hindi dapat tayo ay mag-excel. Pakisabi, excel. Sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, yung kapuspusan. Yan. But since you excel in everything in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. Yun. Pati pala sa pagbibigay, hindi pala dapat bara-bara lang. Hindi dapat konti-konti o tira-tira lang. Amin po ba? Hindi po dapat tingi-tingi lang. Kinakailangan yung ating ginagawa para sa Diyos yung pinaka-the best. Amen? Dapat maging sa pagbibigay din pala, kinakailangan ay the best din. Amen po ba? We have to excel in everything. We have to give our best to the Lord. Including in our giving. Yan. 2 Corinthians 8:1-4. Yan. 2 Corinthians 8:1-4. Sabi ganoon sa, again, sa New International Version. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability. Entirely on their own, they ardently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And again, ulitin ko ulit ha. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that has given the Macedonian churches. No? Kinikwento ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto yung biyayang pinagkaloob ng Diyos sa mga Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, pakisabi nga po natin, very severe trial. Hindi lang pagsubok ito, ha? Sabi ganun, very severe trial. Not just trial, not just severe trial, but very severe trial. Ibig sabihin nito, ang tindi. Grabe yung pagsubok na kanilang pinagdaanan. Naunawaan po natin. And their extreme poverty. Yan. Hindi lamang poverty, ha? Extreme poverty. Sa tindi ng kanilang kahirapan, sabi ganun. Welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they ardently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the Lord's people. Makinig pong ike, maikli lamang po ito. Alam ba ninyo, sa gitna ng kanilang matinding kahirapan, in the midst of their very severe trial, sila po ay nagkaloob. Amin po ba? Pakisabi nagkaloob. They gave even
in the midst of their of a very severe trial, they came. And even beyond their ability, higit pa sa kanilang kakayanan. So, walang dahilan para hindi tayo magkaloob. Amin po ba? There's no reason, no, for us not to give. Sapagkat ang mga Macedonian churches, dumanas sa matinding pagsubok, pero sila ay nagbigay. In the midst of very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. So inuulit ko po, walang dahilan para hindi tayo magbigay. Pakisabi, walang dahilan. No reason that we should not give. Yan. So makikita natin na sila ay nagbigay higit pa sa kanilang kakayanan, no? They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the Lord's people. Talagang ano eh, kinausap talaga nila si Apostol Pablo. Apostol Pablo, huwag mo kaming i-exempt. Magbibigay kami. Amen po ba? Kasi pag-giving na, marami gusto ma-exempt eh. May iba, nasisiap, hindi bumabalik. Pagkatapos na ng offering time, babalik. Yung sobre, inilalagay sa ilalim ng upuan. Mga ganun ba? Hindi kayo yun, ha? Nakikinig po ba tayo? Marami po, pagdating ng giving, ini-exempt ang kanilang mga sarili. At ang sinasabi nila, eh, napakahirap ng buhay ko. Kitamaan ng bulkang, ano eh. Binagyo, Ulysses, Roli, Quintang, daming tumama sa amin eh. You know, we experience so much calamities and tribulations and disasters. Will you please accept us in this giving? But you know, the Macedonian churches did not exempt themselves in giving, but rather, no, pleaded urgently to Paul that they will give. Ang galing, no? Nakakatuwa ang Biblia, no? Wala sa masagot. Parang hindi naman kayo natutuwa. So glory to God. Sa kabila ng kanilang, titingnan niyo po ako, malapot na po ako matapos. Dalawang oras na lang ito. Mas grabe, sa kabila ng kanilang matinding kahirapan, grabe, nagsabi sila kay Apostle Paul, Apostle Paul, do not exempt us in this giving. Truly, we experience great disasters, calamities, etc., etc., but you know, we are in extreme poverty. We experience severe trial. But please, do not exempt us. Huwag mo palampasin ang offering, bagang offering bakit sa amin. Itapat mo yan sa amin. Papuntahin mo kami sa harap. Huwag na huwag mo kami nakahawain. Eh, nang yun po ang ibig sabihin nun eh. Nawalawaan po natin. Kaya pag may umaawat sa inyo, si Satan yun. Ipipigilan yung mga paa ninyo. Tapos yung mga kamay ninyo, hindi makadukot-dukot, si Satan yun. Truly, if you cannot go walk forward, no, to give an offering, or it's hard for you to take your money from your wallet or from your bag, you know, it's the devil hindering you. Rebuke the devil. Second Corinthians 9:7 it says, each of you should give what you have decided in your heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Again, 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Ibig sabihin, kusang loob. They gave voluntarily. They gave willingly. They gave with a joyful and happy heart. Nakikinig pa ho ba tayo? So, meron lang akong gusto ikwento sa inyo. Now, there was a demon-possessed man brought to the church. Merong isang na demon-possessed. Dinala sa loob ng church, no? And they asked the pastor to cast out the demon inside the man. No? So, sabi nila sa pastor, ito po, na demon possessed ito eh.
palayasin po ninyo yung demonyo sa kanyang katawan. So yung demon possessed, nagsisisigaw, violente, no? The demon possessed man scream, shout at the top of his, his voice, no? The saliva was rolling down on his dito sa kanyang mukha, on his face, ganun. The relatives of the demon possessed man is begging the pastor, "Pastor, please cast out the devil. Deliver our loved one, our relative." Alam mo ang ginawa ng pastor? Kumuha ng offering bag. Sabi niya, mag-offering tayo. Natao yung demonyo. Pinalaya ka agad yung demon possess. Takot sa offering. They are begging the pastor to cast out the devil, the demon inside the demon possessed man, and the pastor said to his assistant, "Get the offering bag and make an offering." Then the demon flee immediately, run away fast. Ang nabahaw po natin. So takot yung demonyo sa pag-offering. Kaya kung gusto natin na makalaya tayo sa kahirapan, sa kakuriputan, at sa lahat ng mga dapat tayong lumaya, sa laging kulang na kulang, kasama na rin yung mga sakit at karamdaman. We want to be set free, no? From poverty, from always in need, from any strongholds of the enemy. So we have to give. So pag nagbigay tayo ng ating mga ikapo, handog, first fruits, pledges, promises, o anumang klase ng pagkakalobya. If we give our tithes, offering, first fruits, pledges, or any kinds or any forms of giving, you know the heaven, not just the door of heaven, but the windows of heaven. Hindi lamang po pintuan ng langit, kung hindi mga bintana ng kalangitan ang bubuksan ng Diyos para ibuhos ang masaganang pagpapala sa atin. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, mula pa kaninang umaga, na we have been blessed by our singing, we have been blessed by our prayer for the nation, and truly this afternoon, we will be blessed also abundantly by the message of God. And not only that, God wants us to be blessed financially. And God wants us to bless us in every areas and aspects of our lives. Amen. So kung nais ng Panginoon, nais ng Diyos, huwag ka lang busugin, no? Sa salita ng Diyos. Nais ng Panginoon, busugin ka rin, pagpalain ka rin sa lahat ng area ng iyong buhay. Kaya narin yung mga sobre, hanapin ninyo yung mga sobre. Kung walang sobre, ay direkta nyo lang ilagay yung bag ninyo sa offering bucket. Ay, hindi, nag-i-delay lang ako. So, kung walang sobre, you can put the money inside the envelope. If there's no envelope in your chairs, you can give directly the money to the offering. Okay. So, God bless you all, more abundantly as you give.